أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang huling sugo, magig sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po sa mga oras na ito ay nais po naming talakayin ang paksang pagsasagawa o step by step na pagsasagawa ng wudu o di kaya ng ablusyon sa wikang English. Bagamat ay dapat ang paksa na ating tatalakayin ay patungkol po sana sa pagbabasa ng Quran, ng mga maiksing ayat sa Quran. Ngunit, napagpasyahan po natin na gumawa ng ibang paksa dahil sa mga nakaraang araw ay may mga kapatid tayo na alhamdulillah ay yumakap sa Islam. So, na kung kaya ay kahapon, dapat ang isagawa natin ay mauna muna yung wudu. Ngunit, ano isagawa nga natin kahapon ang pamamaraan, step by step na pamamaraan din ng pagsasagawa ng sala. At sa ngayon po ay inshallah ipapakita po namin sa inyo ang actual na pagsasagawa ng wudu ng isa sa ating mga kapatid na walang iba kundi si Brother Said. Pero bago po yan ay nais ko lang munang banggitin ulit. Actually, nakuha na natin ito, yung pagsasagawa ng wudu. Ngunit ay wala naman sigurong masama kung ulitin natin, inshallah, lalong-lalo sa mga kapatid natin na mga bagong yakap sa Islam. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan. Alhamdulillah ay sila ay ginabayan ng Allah. So, sana ay makita nila o mapanood nila ang live na ito. At kanilang mapakinabangan lalong-lalo yung pagsagawa ng wudu step by step at yung kahapon yung sala. At bago nga po natin talakayin ang usaping ito ay nais ko munang banggitin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah. Okay, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ayon sa pinakamalapit na pagsalin sa wikang Tagalog sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse na yon, o kayong mga tunay na naniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, ay kanyang sinabi na itayo ninyo ang pagdarasal o di kaya ang sala, na kung itayo ninyo, kapag itayo ninyo ang sala o pagdarasal, ay hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Sabi niya, hugasan ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga kamay hanggang lagpas ng hanggang siko. Okay? At pagkatapos ay pupunasan ninyo ang inyong mga ulo at ang inyong mga huhugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang bukong-bukong. So dito po sa verse na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit po dito kung ano ang parte ng mga katawan na dapat nating hugasan. Ngunit hindi po dito nabanggit kung papaano mismo ang pamamaraan ng tatawag na pagsasagawa ng wudu. I mean pala, hindi po nakadetalye kung ano ang tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. So kaya natin po ito inulit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Uulitin ko po dahil napakarami
o ilan sa mga kapatid natin ang nagsasagawa ng wudu na kung saan may mga karagdagang isinasagawa doon sa kanilang wudu. So na kung kaya ay minabuti naming magsagawa ng video, okay, actual na video po kanina na ginawa ng ating kapatid na si Brother Said, mashallah. Nagaya rin ang binanggit natin kahapon, isa rin po siya sa mga baguhan sa Islam. So ginawa natin siyang modelo para maghikayat sa mga kapatid nating mga bagong Muslim na rin, na upang sila ay ma-encourage din na isagawa ng maayos ayon sa kanilang kakayaabot, sa maaabot ng kanilang kakayahan. So na kung kaya po ay inshallah, ipapakita po namin sa inyo ngayon at i-reveal na namin sa inyo sa ngayon ang video na ginawa ni Brother Said. So panoorin niyo po ang video na ito. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So mga kapatid, sa pananang batang Islam, nagdaga mo ng volume. Nagdaga mo ng volume. Kung hayaan po natin si Brother Said, kung saan siya po ay magsasagawa ng actual na ablution o different wudu sa wikang Arabi, gagawin niya ito ng ayon sa kanyang pagkakasunod-sunod at step by step, na kung kaya ay tingnan po ninyo ng maigi ang kanyang gagawin. Okay, una po sa lahat ay sabi muna tayo ng Bismillah. At una, isa natin ang local business ulang. At tatlong business natin magulatan yung kanang kamay. Okay, stop muna tayo mga kapatid. Yan. Konting ano, pabitinin namin kayo ng konti. Okay. So, kung mapapansin nyo po, ang tubig na, ang pagbukas ng tubig ni Brother Said ay talagang konti lang po yung tubig. Ibig sabihin, kanais-nais po na kapag tayo ay gumamit ng gripo, o di kaya naman ay kapag kahit hindi gripo, kapag sasatabo, kinakailangan na ang tubig na gagamitin natin ay konti lang. I mean, huwag po tayong magpasobra sa paggamit ng tubig kasi makapag-aksaya po tayo ito ng tubig. Okay, pagpatuloy po natin. Hanggang dito po sa yan. This is po at isunod natin ay yung kaliwa. Yung basis din po. Ang pangalawa ay magbubunod tayo ng tatlong basis din po. Okay, ang pangatlo ay ang ilong po. Konting ano lang po. Okay. Okay, so mga kapatid, dito po sa pagmumog at saka sa pagsinghot ng tubig sa ilong, kung tutusin po ang nabanggit talaga sa hadith ay diretso po yung halimbawa sa pagmumog. Sa pagmumog po natin, kukuha po tayo ng tubig. Pagpasok ng tubig sa bunganga, ang natitira pong tubig ay ipasok sa ilong at saka isinga sa kaliwang kamay. Ngunit ang ginawa po naming video ay pinaghiwalay po namin ang pagmumog ng tatlong beses at saka ang pagpasok ng ilong ng tubig sa ilong ng tatlong beses at ang pagsinga, dahil po ay ang inisip po namin dito ay ang kapatid natin ang mga baguhan sa Islam para hindi po maging mahirap sa kanila. Kasi po nakausap po namin ang ilan sa kanila sa mga nakaraang araw, nahirapan po silang idiretso ang dalawang ito at sabi nila mahirap kasi yung tubig pag sininghot,
talagang pumapasok sa ilong, sumasakit. So, minabuti po namin ihiwalay ang dalawa, yung sa pagitan ng bunganga at saka ng ilong, para po maging madali sa kanila. Ngunit kung gagawin natin ng diretsahan, ng idiretso natin, halimbawa pagkuha ng tubig sa gripo, pagmumog ng ganyan, ang natitira ay ipasok sa ilong at saka isinga, ay tama po yun. At yung hiniwalay natin, yung pagmumog muna, tapos yung sa ilong ay tama din po. Okay? So ipagpatuloy po natin. Ang pang-apat po ay ating pa. Dapat po mabasa natin yung hanggang sa tinutubuan ng ating ilo at hanggang sa ating video. Kung mayroon man ay pwede natin ikanon para mabasa po. Tatlong meses din po. Okay. Ang panglima ay ang parang kamay. Una po yun, magkano po natin dito hanggang ipahagod natin pababa. Tatlong beses din po hanggang mabasa yung dulo ng ating siko. Okay, abalahin ko muna kayo mga kapatid. Ano? Dito sa ginawa ni Brother Said sa may paghugas ng kamay hanggang siko, nakita nyo po na dito po siya nagsimula sa dulo ng mga daliri ng kamay hanggang sa lagpas ng siko. Gaya rin po ng sinabi natin nung nakaraang talakayan natin, na mali po na ito ang uunahin natin, lalong-lalo kapag may gripo, sa paghuhugas. Yung itong inuuna. Bagkus ang pinakatama ay dito po tayo magsisimula, ganyan pababa, hanggang sa lagpas ng siko na gaya ng ginawa ni Said. Masha'Allah. Okay. So, yun nga po mga kapatid, ano, mashallah, nakita po natin ang step by step na ginawa ng ating Brother Said. Jazahullahu khair, mashallah, nawa ibigayaan siya ng Allah. Yun po ang kung ano pong nakita natin sa video, ay yun na po ang tamang pamamaraan ng tetawag na pagsasagawa ng wudu. So, kasi po ang iba ay gaya ng sinabi natin kanina, meron silang dinadagdag na pagpunas dito sa may bato. So wala po 'yun. Wala po 'yun sa sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung video na mismo na ginawa natin ay sa tingin namin ayun na po ang pinaka the best na hakbang para sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam.
So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay nawa ay pagsumikapan natin na makabisado po ang step na step by step na pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu, dahil isa po sa mga kondisyon nito na kinakailangang maisagawa natin ito ng tama at ayon sa kanyang pagkakasunod-sunod, at saka mabasa ang lahat ng bahagi ng katawan na kailangang basain. Dahil kapag naisagawa po natin ito ay makukuha po natin ang gantimpala ng hadith na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, man tawadda'a fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman daw ang minabuti niya ang kanyang pagsasagawa ng wudu, na kung saan isinagawa niya ito ng maayos, ng tama, ng ayos sa kanyang pagkakasunod-sunod, at nabasa niya ang lahat ng mga dapat basain, ay ilalabas o ilalabas ang kanyang mga minor sins, okay, mga maliliit na kasalanan mula sa kanyang katawan, hanggang sa ito ay lalabas sa dulo ng kanyang mga kuko. So, ulitin ko po, sinuman ang minabuti niya ang pagsagawa ng wudu, na isagawa niya ng tama, ng maayos, ay ilalabas nito ang mga maliliit na kasalanan lamang mula sa kanyang katawan hanggang sa lalabas ito sa dulo ng kanyang mga kuko. So, ang hadith na ito ay talagang napakalakas na hadith, dahil ito po ang isa sa mga nag-narrate nito ay si Bukhari. Okay? So, talagang malakas po ang hadith. So, kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga baguhan, ay pagsumikapan po natin na makabisado ito, dahil upang sa ganun ay makuha natin ang gantimpala ng tinatawag na